sa inyong lahat. Andito naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Ang topic natin ngayon ay ang pitong sintomas ng andropause o tinatawag na male menopause, no? Ang menopause ay hindi man direktang nangyayari sa mga lalaki tulad ng mga kababaihan. Ngunit may kondisyon din na tinatawag na andropause o male menopause na maaaring makaranas ang ibang kalalakihan. So narito ang ilan sa mga posibleng sintomas. Ang number one, pagbaba ng libido. Maaaring magkaroon ng kakulangan sa gana sa sexual o mababang libido. So yan po yung number one natin guys na kapag nakaranas tayo ng menopause na tawag dito, na para sa kalalakihan, maramdaman din natin ang naramdaman din ng mga kababaihan na pagbaba ng libido, ano? So kapag nakaranas po kayo ng ganito na bumababa ang sexual o wala po kayong pagnanasa sa sexual na aktibidad, huwag po kayong mabahala na baka meron kayong sakit o anong naaano ninyo, naiisip ninyo. Pero ang katawan naman ninyo ay healthy, pero bakit wala kayong ganang makipagtalik sa inyong mga partner? So isipin nyo na baka nasa stage kayo ng andropause na tinatawag o male menopause, no? Ito ay magsisimula sa edad na 40 pataas, 40 to 50, no? Na ang lalaki ay magsimulang makaranas. Ang ibang lalaki lang po, hindi po lahat na mga kalalakihan, kahit sa kababaihan, hindi po lahat nakakaranas ng menopausal symptoms o symptoms, no? So, doon lang po sa mga ibang kalalakihan. Pero yun na nga sinabi ko kanina na walang direktang nangyayari sa mga lalaki tulad ng kababaihan. Ngunit minsan nararanasan ding ng mga kalalakihan, ano? So yung number 2 naman ang erectile dysfunction. Ano ba to? Ang mga problema sa pagtayo o kakayahang panatilihin ang ereksyon ng kanyang sandata, no? O ari ay maaring sintomas ng andropause o male menopause na tinatawag. So minsan makakaranas din kayo ng tawag dito yung hindi mapapanatili yung tayo ng ating ng inyong ari, na magtataka na lang kayo siguro sa sarili ninyo na bakit nagkaganito. Kaya medyo isipin ninyo kung nasa edad na ba kayo, ng pataas na ba ang edad ninyo. So huwag po kayo mabahala kung healthy naman yung katawan ninyo, ngunit bakit hindi na tayo o hindi napapanatili ang tayo ni Manoy. So tawag dito, isipin nyo na lang na baka nasa ano kayo, nasa menopausal stage din kayo, no? Pero kung mabahala po kayo talaga na bakit hindi na talaga na tayo, pwede po kayong kumonsulta sa isang espesyalista, no? Sa tawag dito, urologist ba ang tawag doon, oo, para iparating na bakit hindi na talaga tumatayo o baka meron kayong nararamdaman na mga sakit na hindi nyo namamalayan. Kaya yan po minsan ang dahilan na hindi nyo napapanatili yung tawag dito, yung tayo na yung tinatawag na ang ereksyon, no, ng ano ninyo, sandata ninyo. So yan po yung pang number 2, yung erectile dysfunction. At ang number 3 naman, pagbabago sa mood, no? Kahit sa mga kalalakihan, sa ibang kalalakihan, kapag naranasan nila ang ganitong tinatawag na andropause o male menopause, ay maaaring makaramdam ng pagka-irritable, pagka-depress, pagka-balisa, at labis na emosyonal na pagbabago. So ganyan po ang mangyayari sa lalaking dumaranas ng ano, ng andropause na tinatawag. Isa na po dito yung partner ko, no, na Japanese, na nagtataka ako nung una, bakit parating galit, parating ganito ganyan, tapos hindi pa niya napapanatili yung ano niya minsan, yung ari niya. So yun pala, nagsaliksik na ako, yun pala, yun na nga, meron ding mga kalalakihan na dumaranas ng andropause o male menopause na tinatawag. So yan po yung number 3. At ang number 4 naman, labis na pagkaantok.
o insomnia. Maaring makaranas o makaramdam ng mga pagbabago sa pattern ng pagtulog, kasama na ang labis na antok o hindi makatulog ng mahimbing. So kapag meron kayong maganitong mga karanasan tapos nasa tamang edad na ba tayo o 40 pataas na tayo, siguro isipin natin na baka dumaranas ako ng ganitong sintomas sa andropause o male menopause, no? So baka may tendency, pero hindi ko po sinasabi, guys, na lahat ito ay para sa mga sa andropause o male menopause ang mga sinasabi ko. Pero dapat din nating isipin na baka ito rin ang mga dahilan ng mga pagbabago sa ating mga katawan, no? So yan po yung number 4, labis na pagkaantok. At ang number 5 naman ay labis na pagkapagod. Maaring makaramdam o pangmatagalang pagkabagod at kawalan ng energy. So yan po ang isa po ring mararanasan kapag ang isang lalaki ay nasa andropause o male menopause, no? Na kapag nakaranas siya ng ganitong labis na pagkapagod na wala namang kadahilanan, baka may tendency na dumaranas kayo sa tinatawag na andropause o male menopause. So yan po yung number 5 natin, no? Labis na pagkapagod. At ang number 6 naman, pagbabago sa katawan. So maaaring magkaroon ng pagbabago ng lakas ng kalamnan, labis na timbang, pagtaas ng taba sa bandang tiyan, at labis na pawis. So isa rin po itong sintomas kapag ikaw ay nakaranas ng andropause o tinatawag na male menopause, no? So kapag ganito ang nangyayari, huwag na rin kayong bahala, at basta as long na wala naman tayong ibang mga nararamdaman ng mga karamdaman o wala tayong sakit. Kasi ang lalaki lang naman, kapag halimbawa yung sa kanya ay hindi natayo, ang isang connection na nalaman ko na sa leksi ko o pinag-aralan ko is yung kapag meron kang sakit na diabetes, no? Kasi pag diabetes talaga, minsan may malaki ang tendency na mababawasan yung gana mo sa sexual, at saka yung ari, hindi napapanatili yung katigasan niya. So pagkapag meron kayong naramdaman na tawag dito na sakit o meron kayong dinadalang sakit na diabetes, yan po ang isang dahilan po. Kasi yung ibig sabihin kasi yung daloy, kapag may diabetes tayo o mataas yung cholesterol natin, yung daloy po ng dugo natin ay hindi po maganda. Kaya pag hindi maganda ang daloy ng dugo sa isang katawan, mababae o malalaki, o kung sa lalaki naman, ay pati yung ari niya po ay magkaroon ng epekto. So may tendency na hindi siya tinatayuan o tawag dito, hindi niya napapanatili yung tigas. So yan po yung merong sa sakit na diabetes, no? So at ang number last naman natin is yung pagbabago sa buhok. Sa buhok naman to, maaring babawasan ang buhok sa katawan at magkaroon ng pagkakalbo. So pero guys, hindi po lahat dahil doon sa menopause, pero meron ding kagaya na nga ng husband ko na dito niya sa tuktok, wala naman siyang mga inaano, pero bakit nalalaglag yun pala nga, dahil dinala ko siya sa isang doktor, no? Kaya yun, dahilan baka meron siyang ginatawag na andropause, dinaranas niya yung menopause. So meron talaga siya, kaya minsan kapag hindi siya makatulog, humihingi po kami ng gamot sa doktor na pampatulog. So yan po guys, pero hindi po lahat ng kalalakihan ay makaranas ng sintomas na ito at makaranas ng tinatawag na andropause o male menopause. Sana nagustuhan nyo ang topic ko ngayong araw na ito, at meron kayong nakuha na kahit maliit na kaunting idea man lang kapag nakaranas kayo ng ganitong mga karamdaman sa inyong katawan. Maraming salamat. Arigato gozaimasu. Bye-bye.